Awit, Kabanata 122, pasimula sa talatang 1 hanggang 9. Panalangin para sa katiwasayan ng Jerusalem, awit sa mga pagsamba ni David. Ako'y natutuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo'y magsiparoon sa bahay ng Panginoon. Ang mga paa natin ay nagsisitayo sa loob ng iyong mga pintuang bayan o Jerusalem. Jerusalem na natayo na parang bayang siksikan, na inaahon ng mga lipi sa mga titbagay ng mga lipi ng Panginoon na pinakapatotoo sa Israel upang magpasalamat sa pangalan ng Panginoon. Sapagkat do'y nalagay ang mga luklukan na ukol sa kahatulan, ang mga luklukan ng sambahayan ni David. Idalangin ninyo ang kapayapaan ng Jerusalem. Sila'y magsiginhawa na nagsisiibig sa iyo. Kapayapaan nawa ang sumaloob ng inyong mga kuta at kaginhawahan sa loob ng iyong mga palasyo. Dahil sa aking mga kapatid at aking mga kasama, aking sasabihin ngayon, kapayapaan ang sumaiyong loob. Dahil sa bahay ng Panginoon natin Diyos, hahanapin ko ang iyong buti. Nawa ay dagdag ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa pagkabasa sa kanyang salita. Atin pong napag-aralan noong Huwebes, yung tungkol dito sa Psalms 122 at bilang pagbabalintanaw ay atin po na naalaman na yung New Testament interpretation ng Jerusalem ay ang kinatuparan ay ang kanyang iglesia. Ang tema natin ngayon ay the proper conduct of the worshipers. So, diretso tayo doon sa sinalaman natin na ang tinutukoy pala na Jerusalem ay ang iglesia, na walang iba, hindi po ang organisasyon, kundi ang kalipunan ng mga mananampalataya. Ito po ang kaibahan natin pagdating sa mga major religions, particularly sa mga Catholic. Pag sinabing church, ay ito ay tumutukoy sa isang ecclesiastical organization. At maliban na ikaw ay kikabilang doon, ay doon sa organization na yon, ay ikaw ay hiwalay sa Panginoong Jesucristo. Hindi po yun ang ating pinapaniwalaan na ang mga mananampalataya ay na-confine sa gusali. No? Yung organisasyon kasi, nire-represent ng organisasyon ay yung gusali. Kung mga institutions, meron sila na, sabi natin headquarters, at meron sila mga branches. Halimbawa po, ang Roman Catholic. So, yung kanilang gusali, yung headquarters nila, sa Vatican, nandun yung kanilang basilika, yung malaking simbahan, at sa bawat bansa, meron din mga bahay sa bahang mga gusali, mga naglalagyang gusali, tinatawag na mga katedral, at ang isang tao ay na iniisip niya siya ay sa Diyos, ay kapag siya ay nandun yung kanyang loyalty doon sa samahan, na kung saan ay ang physical manifestation ay yung mga gusali nila, yung mga katedral nila. Sila doon ay bininyagan, although sa simbahang Katoliko, wala naman sila na yung master list ng mga binibinyagan nila. Pero may tumatanggap naman ng mga, ang tawag dyan, yung baptismal certificate, yung mga bata na binabautismuhan doon. Ngayon, sa atin, yung pagbalikan natin itong ating text, itong Jerusalem na ito, ay nung Old Testament ay si Haring David ay natatanaw niya yung mga paparating na
mga galing sa iba't ibang mga bayan sapagkat sila isasamba sa Jerusalem. Doon, nandun yung house of God, nandun yung kanyang templo, doon sasamba sa lugar na iyon. At pagdaan ng mga kapwa ng Israelita, siya ay niyakag. Sabi niya dito, sabi sa verse 1, let us go. Let us go into the house of the Lord. At yun ay kanyang ikinatuwa noong niyakag siya. Napupunta na doon sa bahay ng Panginoon at nung panahon na yon ay sinisimbuluhan ng una yung tol ng tipanan hanggang maging templo sa panahon ni Solomon. Pero alam nila na yung bayang Jerusalem o yung Jerusalem City ay nandoon ang special presence ng Panginoon. Kaya pag sila ay nakapasok na doon sa syudad, sila ay nagkakaroon na ng magandang pakiramdam. Ngayon, ano ang sa ating panahon, ano ang itinuturo niya sa atin? Ito po ang itinuturo niya sa ating panahon. Christian believers possess God-approved hearts when going to a place of worship. Kung paano sa Old Testament, pagpupunta na sila sa dako ng pagsamba, ay meron silang damdamin na in-illustrate or describe dito ni David, ay ganun din sa ating mga mananamba sa Diyos na hindi na sa lugar, hindi na sa physical place, hindi na sa kung anumang gusali, sapagkat kung maaalala ninyo na pag-aral natin sa 1 Corinthians 3:9, we are God's building. Tayo na yung gusali ng Panginoong Diyos. At sabi ni Pedro sa kanyang sulat, ang bawat isang mananampalataya ay mga bato na siyang bubuo ng templo ng Diyos. So kaya espiritu katotohanan na. At dito sa ating pagsain na ito, meron palang nararapat or sabihin natin damdamin na nais ng Diyos na taglayin natin sa ating pananambahan sa Kanya. Katawag natin God-approved hearts. At sino ang inaasahan? Ay yung mga Kristiyanong mga mananampalataya. Kung noon, sila'y merong relihiyosong paglalakbay, at hanggang ngayon, alam niyo, 'di ba, ang mga maging ang mga Catholic isang napagandang pagnanasa para sa kanila na sila ay nakapunta doon sa Jerusalem. At sila may mga lugar doon na special places doon na tinatawag ng mga tourist spots, pero sila hindi para bilang mga turista lang. Pag sinabing pilgrimage, para sa kanila merong pangrelihiyon na significance yung pagpunta nila doon. Kaya pagpupunta sila sa bawat lugar, halimbawa doon sa lugar kung saan ang Panginoon ay naniraha, doon daw bahay ni Jesus, doon daw isinilang si Jesus, mga ganyan, nagbibigay sila ng kanilang panalangin at inilalagay nila ang kanilang presensya sa presensya ng Panginoon. Ngayon, dapat ba na tayo rin? May mga pastor, natutuwa din sila na sila nagkakaroon din ng pilgrimage doon sa Jerusalem o sa Israel. At sila ay sinasabi lang, mas lalo nilang naramdaman ang presensya ng Diyos. At yung iba ay mas lalong napapalapit sa Diyos. Pero sa atin, sabi rito, believers today need not make long pilgrimages to holy places in order to worship God. For the Lord does not dwell in man-made buildings. Yan po ay inihayag na sa New Testament. Ang sabi dyan, however, the Most High does not dwell in temples made with hands. As the prophet says, heaven is my throne and earth is my footstool. What house will you build for me?
says the Lord? Or what is the place of my rest? Has my hand not made all these things? Ayan. So, dito, ang Panginoon ay inihayag yung kanyang sinasabi na hindi mo naman siya makukontain sa isang lugar. Sapagkat sa kanyang kalawakan, pagiging malawak ng Diyos, eh, yung langit, eh, nandiyan ang trono niya, wala naman sa Jerusalem, wala sa Israel. Yung maliit lang na lugar yan, Jerusalem. Eh, metaphorically speaking, sinasabi ng Diyos, yung mismong earth, yung kalakihan ng earth, aba, itutungan lamang yon ng kanyang paa. Eh, kaya paano mo siya igagawa? Sa kalakihan ng Diyos, na hindi mo kayang sukatin, hindi mo nga alam kung gaano kalawak ang Diyos, paano ka makagagawa ng bahay ng Diyos? Hindi mo kayang gumawa ng bahay ng Diyos dahil kinakailangan mong sukatin mismo ang Diyos para magkasya siya doon sa gagawin mong kanyang bahay. Eh, yun ang gustong iparating dito ng Panginoon. Eh, parang sinasabi ng Panginoon, isang kakatuwang bagay na iisipin ninyo na ang Diyos ay, o siya ay makokontain ninyo sa isang lugar. At sasabihin nyo, yan ay bahay ng Diyos. At sinasabi lang dito ng Panginoon na ang kanyang bahay ay hindi physical. So the key thing is the heart. So from David's words in this psalm, so yun yung sabihin natin na gustong iparating ni David. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. Sabi ni David, I rejoice. So yung rejoice sa puso yun. So we can easily discern the kind of heart believers need if we are to please God in our worship. So hindi natin kailangan ng mga religious entertainments. Di ba? Pag sa mga ibang mga worship places, lalo sa mga Pentecostals, di ba? Nakakapag-rejoice sila, nagagalak sila na sumamba kasi meron doon mga entertainment, meron doon drums, may mga sari-sari na mga parang konserto, may mga magsasayaw dyan, at talagang masisiyahan ka, ma-entertain kang maigi. Eh hindi po iyon ang tinuturo sa ating panahon. Hindi naman natin minamasama yung kanilang ginagawa. Eh kung gano'n nila iyon, pero sa atin na malalalim na sa Panginoon, ay sa mga bago pa lang siguro na kinakailang induce sila sa mga ganong bagay. Pero sa atin, na nakita natin ang diwa ng prinsipyo sa New Testament, eh hindi na yan ang magdadala sa atin, ang mag-iingganyo sa atin kung bakit tayo pupunta sa dakong sambahan. Sapagkat ang mag-uudyok na nito, yung mismong puso natin. Hindi na yung ating, sabihin natin, yung, ano ba tawag doon, yung felt needs, ano? Sapagkat yung puso natin, eh, binago na yan ng ating Panginoong Diyos. At dyan malalaman natin, anong puso ang ginawa sa atin ng Panginoong Diyos? Kaya sa tanong na, what kind of heart does God approve for the worshipers? Ano ba yung inaaprubahan ng Diyos? Ano ba yung tinatanggap, yung katanggap-tanggap sa Kanya na klase ng damdamin o ng puso para sa pagsamba sa Kanya? Ano ba yung required niya? Eh sa umpisa pa lang, ituro na sa atin, ayaw ng Panginoon ng lip service. That is hypocrisy. So ang gusto niya, yung pagsamba sa Kanya, eh nagagalit talaga doon sa inward being natin. At yun, ang ipinapahiwatig sa atin doon sa talataan ng Psalms 122 from verse 1 to verse 2. And what kind of heart is that? It is a heart for God.
Ano yung nagudyok kay David na mag-rejoice siya? Sapagkat mahal niya ang Panginoong Diyos. At alam niya, nung panahon na yon, yun yung ipinahiwatig sa kanilang Panginoon, katatagpuin sila ng Panginoon, nandun ang presence, special presence ng Panginoon. So the primary significance of the city was that it was the location of the house of the Lord. So, parang sabihin natin, eh bakit dito sa itinuturo sa atin sa New Testament, eh bakit parang iba yata sa Old Testament? Na talagang ang Diyos naman ang nag-utos, igawa siya ng bahay. Pero pagdating doon sa binasa natin sa Acts, eh bakit parang kinokontra niya ang sarili niya? Eh ganun po yan. Ano, kumbaga, yung Israel, eh parang bata pa. Diba? Pag bata, eh di, hindi mo yan binibigla ng mga dapat niyang matutunan. Inuumpisahan mo yan sa basic. No? Kaya pagdating sa New Testament, advanced na po yun. No? Kaya na ng tao. At yun yung panahon na i-reveal ng Panginoong Diyos yung mga bagay na yung panahon na yung inilihim niya at parang mga basic lang, mga physical things lang muna. Pero yung deep spiritual significance, ito sinasabi na niya, inihayag na niya. So merong tamang panahon. Ang kinakailangan lang, magpahalaga ang tao sa pakikipagtagpo sa Panginoong Diyos. Kaya yung significance ng city at yung Psalms is the experience of the presence of God. At pwede mo yung makita rin sa Psalms 84, verse 6 to 7. To arrive at the house of the Lord was to arrive at the destiny for which we were created. Ano kaya yung, ano yung destiny yun? Yung God's presence, di ba? We are to meet God. We are to be in His presence. Yun yung essence nun. Or yung sense nun. Let us go. Ay, ang sabi doon sa isang komentaryo, ang tamang translation daw niyan ay, we will go. Hindi ito panghihikayat, kundi alam nung kumausap kay David na talaga naman pupunta si David, kaya para sinasabi ay tayo na. Alam na, kumbaga. So today, we need not make a pilgrimage to Jerusalem. Pero kung may pera ka naman, may kakayanan ka naman, gusto mo magpunta doon, hindi magpunta ka, wala namang pumipigil sa'yo. Ang sinasabi lang natin, huwag mong iisipin na ito ay magpapalalim pa ng pananampalataya mo or magdudulot pa sa'yo ng points sa Panginoon. Dahil ikaw ay pupunta doon sa Jerusalem. Because the house of the Lord has come to us in the person of the Lord Jesus Christ. Pinatunayan sa atin sa John 1:14. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Nung nagkatawang tao, ang Panginoon sa Kristo, sa iyong salita na nagkatawang tao, at sabi nito, made this dwelling among us, nakipamahayan sa atin, nanirahan sa piling natin. Ayun ang sabi ni Juan. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian na gaya ng buktong na anak na nanggaling mula sa Ama, punong-puno ng biyaya at katotohanan. And as we believe in Him, we are the house where the Lord dwells by Spirit. Kaya hindi mo nahanapin ang Diyos sa kung saan mga dako, sapagkat kahimat ang mga mananampalataya.
ay nagsasama-sama sa pagsamba, nandoon ang Panginoong Diyos. Sapagkat, sabi sa 1 Corinthians 3:16, "Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst?" Hindi ba nyo nalalaman na kayo mismo, kayo yung templo ng Diyos at yung kanyang Espiritu ay nananahan sa kalagitnaan ninyo. Kaya sabi sa Ephesians 2, verses 21 hanggang 22, "In whom the whole building, being fitted together, grows into a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit." So itong Iglesia sa Efeso, sinulatan ni Apostol Pablo, sila ay nagpapasimula pa lamang, mga bagong Kristiyano, nakapagtayo na iglesia, at sila ay dumarami ang kanilang bilang, ay sinasabi ni Apostol Pablo, yan, lumalago kayo, parang yung templo ng Diyos ay nabibuild, na itatayo, at kayo yon para panirahan ng Diyos sa Espiritu. Kaya ang point, we, like the psalmist, can rejoice daily in the presence of God. Kaya kapag nagtitipon ang mga kapatid, kahit tatlo lang kayo dyan, kahit dalawa lang kayo dyan, eh, yan na po yung iglesia na kung saan nandoon yung presensya ng Panginoong Diyos. At ang dapat taglayin, yung rejoice, di ba? Yung kasing pag-rejoice, nakapag-rejoice ka, nagagalak ka, sapagkat meron kang taglay na joy sa puso mo, meron kang katuwaan. At dahil nga ito ay bunga mismo ng Espiritu. So David rejoiced at an opportunity to go with other worshipers to praise the Lord. He lived in Jerusalem and had to go but a short distance to reach the tent and the ark. Though he lived in the holy city, David did not take this privilege for granted, for he had a heart for God and for God's house. So itong halimbawa natin, si David, eh hindi naman siya kagaya noong mga malayo yung nilakbay, na kung mga ilang araw pa bago sila nakarating sa Jerusalem, eh siya, nasa Jerusalem na siya, kaya ilang metro lang yung lalakarin niya, at nandun na siya sa templo, at mismo nandun siya, no, sa Jerusalem, sa Holy City. Kaya, hindi ito nagpe-prevent sa kanya para siya ay magkaroon ng katuwaan. Kasi di ba yung familiarity, eh, parang nawawalan ka na ng ng kasayahan pag very familiar ka na. Eh, si David hindi. Alam niya na ito yung time na ibinigay sa kanya ng Panginoon para sumamba. So, dahil taglay niya yung joy na bunga ng Espiritu, kahit na very familiar siya doon sa lugar, nandun na talaga siya, lagi naman lang ginagawa, nandun pa rin yung kanyang joy. Sapagkat, inyong nais na puso ng Panginoon na taglayin ni David. Nais ng Diyos. Ang Diyos, mayroong kagalakan ng Diyos na tayo kinakatagpo niya, na sumasamba tayo sa Kanya, nandun yung kanyang kagalakan. Sabi rito sa 1 Samuel 13:14, "But now your kingdom shall not continue. The Lord has sought him a man after his own heart." So, yung puso daw ni David, eh kagaya ng puso ng Diyos.
Kaya kung ikaw, merong kagalakan, merong kang joy sa puso mo, sa pakikipagpagpupo sa Panginoon, eh ganun din ang puso ng Diyos. Kaya, ang amo sa atin, do you prepare for the Lord's Day with prayer, delight, and expectation? Diba yung sa Psalms 122, nag-pray sila for Jerusalem. Nandun yung kanlang joy, yun yung delight na sinasabi. I rejoice, that is his delight. And expectation, kasi alam na, pagdating nung mga pilgrims, siya siya kagin na siya, so na-expect na niya yun. Eh, itinuturo sa atin na maging ganun din tayo. So how can you make a habit of doing this? So isipin mo, kung ikaw ay nalalamig na ba, i-assess mo sarili mo, anong gagawin mo para mabalik yan? Manalangin kang malinga sa Panginoon. Going to God's house is the occasion for joy. And worship of the Lord should be the highlight of the week as the church gathers on the Lord's Day. Sa araw-araw, from Monday hanggang Saturday, eh, the same yung ating ginagawa sa ating bahay, sa ating komunidad, kung nasaan man tayo, rutinary, eh sana pagdating ng Linggo, ito yung refreshing. Ito yung isipin mo lagi na ito yung highlight ng week, yung buong isang Linggo. Ito yung climax dapat, yun ang ganun yung isipin mo. Yung sumamba sa ating Panginoong Diyos. So, yung pala yung klase ng puso, a heart for God. And secondly, a heart for praise. Yan yung makikita natin sa verse 4. So, it was the praise of Jehovah that was central. So, God had commanded that His people go to Jerusalem for the feast of Passover, Pentecost, and Tabernacles. Nabasa natin yung nakaraan sa Exodus. So, kaya 3 times a year nila yung ginagawa. 3 kapistahan na yan. So the reason for making the pilgrimage was to give thanks to the name of the Lord. So Exodus 23:14-19, 3 times thou shalt keep a feast unto me in the year. Thou shalt keep the feast of unleavened bread. Thou shalt eat unleavened bread 7 days as I command thee in the time appointed of the month. So makita natin dyan, mismo ang Panginoong Diyos, meron siyang ibinigay na mandate. No? Pero ang point lang natin, the worshiping community expresses her gratitude to God by praising Him from the heart. Kaya sabi namin, a heart for praise. Yun yung tinuturo sa atin sa verses 3 hanggang 5 ng Psalms 122. So, it must be so since the Lord was the ultimate source of all blessings. Ay tayo naman yung mga Kristiyano na alam naman natin na lahat ng mga nangyayari sa atin na maubuti ng mga blessings na dumating sa atin, mga opportunities, yan ay sa pagkilos ng ating soberanong Diyos. So kaya nga, we should be grateful for all the blessings the Lord showers down on us in this life. Maging mapagpasalamat tayo sa mga tinatanggap natin mga gandang bagay. Sa kabila ng kutitingnan natin, napakaraming mga tao na sobra-sobra yung kahirapan at hindi tayo napabilang doon, bagamat nalulungkot tayo para sa kanila. Na binigyan na nga ng gobyerno ng ayuda, sabi ng gobyerno, 3,000. Meron pang 5,000, di ba? Pero nung ginawa na si SWD, ginutay-gutay pa. Binigyan ng tag 1,000, iba'y wala. Nasa listahan, di pa nabigyan. At pagkatapos, humahabol, wala na daw.
Pasalamat ka sa Panginoon. Hindi ka nakasama sa ganung mga karanasan or ganung sitwasyon ng mga tao na sa sobrang talagang kailangan nila. Na kahit yung kahit 1,000 lang, napakalaking bagay na para sa kanila. Eh, sabi nung aling na interview, niya, kahit man lang 1,000, mabigyan. Kahit nakapagtaka rin na ang laki na ibinigay sa DSWD, diba? Tapos ay wini-withhold nila sa mga tao na para naman ito sa mga tao. Anyway, ang gusto ko lang ipunto na hindi pa rin tayo pinababayaan ng Panginoon. Kaya dapat maging mapagpasalamat ka. So it doesn't mean that if one doesn't have this kind of heart, he or she would not attend anymore. So, kasi siyempre may mga pagkakataon na kahit na pupunta ka sa place of worship, eh meron kang mabigat na problema. O misan, linggo na, pero mabigat pa rin yung kalooban mo, meron kang dinadala. Kaya, hindi na muna ako simba, ganun sabihin mo sa iyong sarili. Eh, hindi po iyon. So, hindi naman ka nililimitahan noon. Ang sinasabi lang yung proper attitude, pero hindi sinasabi pag wala kang proper attitude, hindi ka nasasamba, hindi ka napupunta. So, at the Festival of Tabernacles, the ancient Israelites would have given thanks for the blessings of the past year. Blessings like freedom from military oppressions and bountiful harvest. Nung panahon na yon, ang mga bansa talagang gustong manakop at lang yung mga gera noon. Hindi mo kahit malalaman kung ano yung biglang susugod sa'yo ang kabilang bansa at magraratsak sa village ninyo. Hindi mo alam yun kasi hindi na magkagaya dito na alam mo kung kailan darating at talagang kung ikaw ay dadalhongin ka na ng bansa na gusto kang sakupin. Meron mo ng usapan. Pero nung panahon na yun, mabibigla na lamang ang mga tao, andyan na ang mga kawal. Pinapasok na sila sa mga bahay nila, sinusunog na yung mga panalim nila. At kapag dumating yung mga panahon na sa buong isang taon, walang nangyaring ganun. Abay, talagang abot-abot yung kanilang pasalamat sa Panginoong Diyos. So, as a challenge for us, so hinahamon tayo sa tanong na ito. When you engage in worship with the church, are you drawing near to the Father by faith in Christ in the power of the Spirit? And how can you tell? Sabi dito sa Romans chapter 5, verse 8 hanggang 13, but God commends His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more then, being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more, being reconciled, we shall be saved by His life. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. So, ito yung karanasan natin. Yung salvation experience natin. Naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos. Alam natin na lahat tayo makasalanan. And yet, tayo ay sinagip ng Diyos sa pagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Sa ngayon, hindi na tayong kaaway ng Diyos. Tayo inaring ganap na ng Diyos dahil doon. Hindi na tayo kaaway niya. Mga anak na tayo. Naipagkasundo na tayo. At yung dahil sa buhay na isinakripisyo ng Panginoon
Eh, yan ang kaligtasan natin. Kaya, ito yung joy. Ito yung source of our joy. Sapagkat, alam natin na tinubos tayo ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Hindi na tayo pinaghahari ng kasalanan. At hindi na tayo kasama doon sa tatanggap ng kamatayan. Tinatawag na ikalawang kamatayan. Yung sa lawa ng nagdidiyab na apoy at asupre. Spend na tayo doon. Kaya, pag tanggapin mo yun, paniwalaan mo yun, dahil yun ng katotohanan. Yun yung mag-udyok sa'yo na sumamba sa ating Panginoong Diyos. Na alam mo na yung visa ng ginawa ng Panginoon sa Kristo ay nilapat sa iyo ng banal na Espiritu. The joy of public worship revolves around the presence of God. For Israel, this was the temple and throne of David and his sons. For Christians, this is the Lord Jesus Christ, reigning through His Word and Spirit. Our joy in worship comes from exercising faith in the gospel of Jesus Christ by the power of the Holy Spirit. Yun yung sinabi ko sa inyo kanina. So, as a conclusion, going to God's house can be a chore or a delight. For the writer, you see David, it was a delight. As a pilgrim attending one of the three great religious festivals, he rejoiced to worship with God's people in God's house. We may find worship a chore if we have unconfessed sin or if our love for God has cooled. But if we are close to God and enjoy His presence, we will be eager to worship and praise Him. Kaya kung uugaliin mo na lagi kang humihingi ng tawad sa Panginoon, sa paulit-ulit mong pagkasala, eh, yan ang magbibigay sa'yo ng mainit na relasyon sa Panginoon. Kaya ugaliin mo na lagi kang hingi ng tawad as much as you can. Magkasala ka, hingi ka ng tawad sa Panginoon. Huwag kang mahiya. Huwag kang matakot. Huwag kang mag-atubili. Always ask for God's forgiveness. Sapagkat sa pamagitan niyan ay maalala mo at panghahawakan mo yung pangako ng Panginoon na siya ilaang magpatawad sa iyo. Walang limit. Eh yun nga sa, di ba? Doon nga sa tindahan ng, ano yan, yung sa manok, no? Yung unlimited rice, di ba? Sa mang inasal. Pero hindi naman totoong unlimited, di ba? Kasi, pag busog ka na, eh, hindi ka naiipa, di ba? Kaya, ikaw mismo, maglilimita doon sa unlimited rice nila. Eh, yan din nangyayari eh. Sa paghingi ng tawad natin sa Panginoon, tayo rin naglilimita eh. Kaya tuloy, eh, yung pagpatawad ng Diyos, nalilimitahan. Kasi hindi ko humingi ng tawad. Pero as long na hindi ko tumitigil sa paghingi ng tawad, eh, unlimited din yung pagpatawad sa inyo ng Panginoon. So, our attitude toward God will determine our view of worship. Kung sa palagay mo'y kabigatan sa'yo ang pagsamba, eh, ibig lang sabihin, eh, malayo ka na sa Panginoon. Dumidistansya ka na sa Panginoon. Kaya, huwag mong gawin yan. Lagi kang manalangin sa Panginoon. So, yan ang ilan sa mga naituro sa atin, sa ating pag-aanalisa
sa Psalms 122 verses 1 hanggang 9, hindi natin pan talaga nakuha yung marami pang lalim doon sapagkat pumili lang tayo ng ilang mga talata na magbigyan natin ng highlights. Magkagayon man, ito'y napakahalaga para sa atin ang natutunan natin mula sa chapter na ito. Nawa ito ay sumapuso natin at maisagawa natin ang mga hamong itinuro sa atin. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat ipinaalala niyo po sa amin ang tamang attitude kapag po kami ay may kitab po na sa inyo at kayo aming sasambahin. Nawa nga Panginoon, sa tulong ng Espiritu Santo ay magampanan namin ito ng tuloy-tuloy at wala nawang anumang humadlang sa mga ganitong damdamin na dapat namin taglayin. At kami umaasa sa kapangyarihan ng Espiritu Santo sa aming buhay sa pangalan lamang po ng Panginoon Jesu Kristo. Amen.